Hey guys! For today's video, ituturo ko kung paano kumuha ng e-registration certificate o e-reg sa DMW o Department of Migrant Workers. Pumunta lang sa website ng Department of Migrant Workers tulad ng nakikita nyo sa screen. Sundan lamang ang video na ito. Dito, kailangan nyo muna mag-create ng online services portal. I-click ang Let's Go at mapupunta kayo sa baba, then click Register. Then, i-click ang I accept the terms of use. Sagutan ang mga makikita sa screen. Ang sabi dyan, please enter the details that appear in your passport, such as first name, middle name, last name, suffix name if you have, gender, email address, at birth date. Then, click register. Sa email address, kailangan ay active o ginagamit ninyo ito dahil doon sila magsisend ng inyong temporary password. I-double check kung tama ang lahat ng inyong inilagay at pindutin ang yes button. Then go to your email address na in-input nyo kanina dahil doon nyo kukunin ang inyong temporary password. After nyo makuha ang inyong temporary password ay bumalik na kayo sa website nila upang makapag-login na kayo. Sa pagla-login, ilagay ang inyong email address at ang inyong temporary password, then click Next. Ngayon ay mayroon na kayong DMW portal account at ganyan ang itsura ng inyong dashboard. Dito nyo makikita kung may mga job order to work abroad o government to government hiring. Ngayon, ang kailangan nyo namang gawin ay sagutan ang lahat ng makikita nyo sa screen. Kailangan ay isa-isahin at lahat masagutan ang My Profile, My Education, My Experience, and My Documents. So, dito muna tayo sa My Profile. Kapag klinik nyo yan, ay ganyan ang inyong makikita. Sagutan ang lahat ng inyong makikita. Full name, gender, email address, Philippine mobile number, weight, height, civil status, religion, at dapat ay tama at totoo ang lahat ng inyong ilalagay dito. Then ang inyong address at mother's name details. Next, dito naman tayo sa My Education. Sagutan ulit lahat ng inyong makikita tulad ng educational attainment, kung ano ang inyong natapos sa pag-aaral, certificates and trainings. So dyan kung mayroon kayong certificate at trainings tulad ng NC1, NC2 o NC3. Dito naman sa language, ilagay nyo kung ano ang lahat ng inyong alam na language. For example, Filipino or English. Next, dito naman tayo sa My Experience. Ilagay nyo dyan ang lahat ng inyong work experience, date and end ng inyong contract o kung kailan kayo naendo. At dito naman sa My Documents, dito nyo ilalagay ang inyong SSS, PhilHealth, Pag-ibig at NBI kung meron. And last, i-click nyo naman yung My Resume. Kaya kailangan sagutan nyo ang lahat ng iyan dahil iyan ang inyong magsisilbing resume. Kung wala kayong masyadong nilagay o sinagutan sa mga itinuro ko, ay walang mapiprint na e-registration certificate sa inyo. Ganyan po ang itsura ng e-registration certificate. I-download nyo na lang yan at ipaprint. And by the way, I put the link below ng DMW website at doon na lang kayo gumawa ng inyong e-registration account. In my next video, ituturo ko naman kung paano kumuha ng PEOS certificate. And that's it! Thank you guys for watching! Please like, share, and subscribe!